Masayang panahon sa inyong lahat, mga ka-taxpayer kong minamahal. Pag-aralan ho natin, alam ninyo, siguro, pag dumarating na kayo sa malapit na mag-senior, hindi nyo na tinitingnan kung kikita ba ako o hindi, ano ba mangyayari sa susunod. Di na. Pag-usapan na lang natin is the present. Because present is always a gift. Okay? So, itong pag-aaralan natin is almost 17 years ago, isinulat ng isang commissioner ng BIR na hanggang ngayon po ay pwede ho natin gamitin. Ang suggestion ko po sa mga nakikinig, nanonood at nanunuri, through FOI, Freedom of Information Executive Order, mangingi ho kayo ng kopya sa Records Management Division. I-attach nyo lang ho ito, i-xerox nyo. Ang kunin nyo, certified true copy. Para ho pag meron ho kayong BIR audit, pwede nyo hong gamitin ito para ma-prevent. Pinakamaganda kasi is prevention eh. Ayaw nating mag-away-away tayo. Gusto natin, kahit walang ya yung taong kausap natin, basura kaisipan, ayaw nating makipag-away sa kanya. So, the best thing is prevention. And how to prevent fraudulent or false deficiency tax assessment is to understand what is a fraudulent assessment. Yun yung pag-aaralan natin ngayon. Specific lang. At sana umatin kayo sa aking mga classes about tax specialist mentoring. Magtuturo ako paano ina-analyze ang mga deficiency tax assessment. So sa araw na to, ito ho yung parang acclimation na ho natin. So tutulungan tayo para dun sa mga taong walang panahong magbasa, turuan tayo ni Ma'am Lovely na magbasa. So, Ma'am Lovely, pwede mo bang tulungan kami na mabasa natin yung number one, itong number one? Yes po, sir. Oh. Number one, you request the official government definition of fraudulent tax assessment and demanding the payment of sums different from or larger than those authorized by law. As per section 213, revised Penal Code Section 269 NIRC. As you may well know, only terms are defined normally in the statute or in the regulations or other issuances. For phrases or group of words, one gets the meaning thereof. In this particular case, fraudulent tax assessment does not seem to be used in the statute or in the decisions. The law, regulations, and decisions use the words unreasonable assessments or assessments without legal or factual basis, but not fraudulent tax assessments. But fraudulent tax assessment means something else. It seems to imply that the BIR official committed fraud in issuing the tax assessment. This is to say the least highly unusual, for normally it is the taxpayer who commits fraud, not the BIR official. It would mean that the BIR official tampered with the evidence or did some other machinations in bad faith to make an assessment. Okay, ang ganda. Ang ganda ng sinasabi. Napakasimple lang eh. Nahihilig kasi ako ngayon sa panonood ng mga quotable quotes ng mga matatalinong tao nung mga nakaraang panahon. So, maraming nagsasabi na ang knowledge importante, pero mas importante na magamit mo yung knowledge. So pag ginamit mo yung knowledge, hindi na siya knowledge, action na siya. So dito, may opportunity at saka may first time. Hindi daw gumagawa ng fraudulent assessment ang mga taga BIR. That is a questionable and very intriguing statement. Kasi for the past 35 years ng paghawak ko ng mga deficiency tax assessment, paggawa ng mga protest letters, pag-a-analyze, pag-i-interpret ng mga assessment ng BIR, lagi kong nakakama across yung malicious interpretation ng BIR and application ng BIR officials
ng batas. So dito, klinaro nung BIR Commissioner, si Jose Mario Bunyang, hindi ko alam kung patay o buhay pa rin siya, yung fraudulent tax assessment na pwede po niyong gamitin anytime. Ako, naniniwala ako sa prevention eh. So, pag na-prevent natin ang fraudulent assessment, wala tayong problem. Pero kung meron tayong fraudulent assessment, di may problem tayo kasi ang fraudulent assessment, definitely, napakalalaki ng mga deficiency tax. Yan, katulad ng ipinipresent ko sa inyo sa aking Facebook account, sangkatutak, 100 million, ang meron pa nga akong 2.5 billion na assessment. So, i-analyze ngayon natin yung definition. Sir, ito bang definition na to ay titindig sa korte? Yes! Bakit titindig sa korte? Sinabi na nga ng commissioner ng BIR, ayan, ha? Na yun daw, fraudulent tax assessment would mean that the BIR official tampered with the evidence, number one, may tampering, and number two, did some other machination in bad faith. So, dalawa. One, tinampered, and two, machinations in bad faith. Now, yung weakness, sabi nga ng sa proverb, yung weakness ng enemy mo o enemies is your strength. Aliwanag yon. Yung kahinaan ng kalaban mo ay yun yung kalakasan mo. Ang kahinaan nila is tampering of evidence. And number two, machination in bad faith. Pag-usapan muna natin yung tampering of evidence. Ibig sabihin, gumagawa sila ng ebidensya na wala ka. Hindi existing sa'yo at hindi nangyari sa buhay mo. Katulad ng ano? Third party information. Katulad ng ano? Unsupported creditable withholding tax. Ina-accuse ka na yung ginawa ng supplier mo o ginawa ng buyer mo ay tama kaysa sa ginawa mo. Teka muna. Saan ba galing yung ebidensya, yung figures and facts sa financial statements ko at saka sa aking tax return? Hindi ba? Hindi naman sa ebidensya na galing sa supplier mo at hindi galing sa supplier mo. Saan galing? Sa internal document mo. So, paano magiging mali yung ITR mo o yung AFS mo kung meron kang ebidensya? Tampering of evidence. Yun yun. So ngayon, paano ipe-prevent? Napakasimple. Napakasimple. Before mag-start yung investigation, iset mo yung standard. Sabi ko nga, yung right to participate, wag mong i-waive. So, paano gagawin nun? Di gagawa ka ng written instructions based sa tax laws, regulations, and jurisprudence. Yun yung sinasabi dito. Yun yung number one. Tampering, tampered with the evidence. Tinatamper nila. Pinifake. Ay, nako. Madali naman labanan yan eh. Madali. So, para hindi nila matamper, you create a scenario or opportunity na hindi nila magagawa yon before the audit. Ginagawa ko yun. Ginagawa ko yan. Okay. Pero, kadamihan ng hinahawakan ko, tapos na eh. Inatak na eh. Na-run over na yung ano eh. Yung business of office or business plans nung taxpayer, na-run over na eh. Diba? Ang ginagawa ko na lang, pabalikin yung kalaban kung saan sila nagmula. Kaya lang, sira na. Sira na yung business.
nakapasok na yung kalaban, nakapatay na, nakadisgrasya na, nakasunog na ng building. Ganun na lang, yun yung trabaho ko eh, as a tax specialist. Ha? Napakahirap. Pero rewarding as far as money or financial return is concerned, napaka-rewarding. Pero paulit-ulit mong ginagawa, hindi mo na rin, hindi ka nasisiyahan, wala nang challenge eh. Next, na ituturo ko sa inyo sa araw na to, yung sinabi ni Ma'am Lovely, yung word na machinations in bad faith. Ito. Gumawa daw ng assessment using machination in bad faith. Una, tanungin muna natin, ano ba sirang ibig sabihin ng machination? So, maliwanag dito, ito yung definition ng machination. Ganyan lang naman ako eh. Pupunta ako sa Google, di ba? Tapos magre-research ako. Ano ba ibig sabihin ng machination? Ayan, ang sabi, it is a noun. A machination daw is a ploy or scheme. A ploy or scheme. O di maliwanag na. Meron pala silang plano. Plan. Plot. Ploy. Scheme. So, yung mga evil, katulad din ng good, meron din silang procedure papaano ka papasok doon sa lungga nila at doon sa lungga nila, doon kanila iihawin. Machination. Bad faith eh. So again, ang panlaban sa evil, good. Yun lang naman yun. Wala namang iba. So ano yung good? Okay. May bad faith sila eh. Pakita ko lang sa inyo to. Nalulungkot ako. Ito galing sa Supreme Court natin. Ilalagay ko lang dito. Ayan. Ma'am Lovely, pwede bang turungan mo ako na basahin itong galing sa Supreme Court? Yes po, sir. Which part po, sir? Lahat. Start po dun sa the rule. The rule, oo. The rule is that in the absence of the accounting records of a taxpayer, his tax liability may be determined by estimation. The petitioner is not required to compute such tax liabilities with mathematical exactness. Approximation in the calculation of taxes due is justified. To hold otherwise would be tantamount to holding that skillful concealment is an invincible barrier to proof. However, the rule does not apply where the estimation is arrived at arbitrarily and capriciously. We agree with the contention of the petitioner that, as a general rule, tax assessments by tax examiners are presumed correct and made in good faith. All presumptions are in favor of the correctness of a tax assessment. It is to be presumed, however, that such tax assessment was based on sufficient evidence. Upon the introduction of the assessment in evidence, a prima facie case of liability on the part of the taxpayer is made. If a taxpayer files a petition for review in the CTA and assails the assessment, the prima facie presumption is that the assessment made by the BIR is correct and that in preparing the same, the BIR personnel regularly performed their duties. This rule for tax-initiated suits is premised on several factors other than the normal evidentiary rule imposing proof obligation on the petitioner taxpayer. The presumption of administrative regularity, the likelihood that the taxpayer will have access to the relevant information, and the desirability of bolstering the record-keeping requirements of the NIRC. However, the prima facie correctness of a tax assessment does not apply upon proof that an assessment is utterly without foundation, meaning it is arbitrary and capricious, where the BIR has come out with naked assessment. For example, without any foundation character, the determination of tax due is without rational basis. Sir, may nakaano po. Ayan, nawala. Sige, ako na lang babasa. Apo. Sabi dito, in such a situation, the U.S. Court of Appeals ruled that the termination of the commissioner contained in deficiency notice disappears. Hence, the determination by the CTA must rest on all evidence introduced and its ultimate determination may find support in credible evidence. Maliwanag ho yun.
Machination. Paano nagkakaroon ng machination? Dalawang bagay. Yun daw, mga BIR official ay may presumption na ginagawa nila yung trabaho nila regularly. So, ibig sabihin, pag pumasok sila sa court, ang nasa utak ng court, tama ang BIR, mali ang taxpayer. Walang ibang situation kung hindi ganun. So, sa umpisa pa lang, meron ng bias yung court. Dahil laging tama ang BIR at mali ang taxpayer. So, isipin nyo na lang, hindi mo pala kakampi yung court. Hindi mo kakampi. So, anong dapat mong gawin para hindi mangyari sa'yo ito? Machination eh, ang pinag-uusapan natin. Sabi rito, if a taxpayer files a petition for review in the CTA and a sales assessment pre-notice, the prima facie presumption is that the assessment made by the BIR is correct. And that in preparing the same, the BIR personally regularly performed their duty. Talo ka na. Presume correct. E di, kung ang BIR presume correct, ano ka? E di presume wrong. Ayun. So ngayon, pinag-uusapan dito, pagdating sa court, good faith sila. Good faith sila. Ikaw ang bad faith. Pero, ang definition na pinag-uusapan natin dito pagdating sa definition ng fraudulent assessment, may machination in bad faith. Sir, pwede bang parang baso? Parang paggawa ng tusino? Parang paggawa ng cake? Pwede bang i-bake? Pwede bang i-manufacture yung bad faith? Yes! Pwedeng i-manufacture yung bad faith. So, sa umpisa pa lang, gagawa ka ng series of event para yung machination, yung procedure, yung plan, yung scheme ay maging bad faith. Kaninong scheme? Iyo! Sa yung scheme, gagawa kang scheme na pag hindi sinunod ng BIR, machination in bad faith. Paano yun, sir? Ang hirap nun. Gagawin mong makasalanan yung BIR official. Yes, pwede mong gawing makasalanan ng BIR official para pagdating sa court, ikaw yung mananalo. Paano yun? Simple lang. Simple. Gumamit ka ng tax laws, regulations, and jurisprudence. Iko-combine mo sila para makapag-create ka ng procedures bago pa lang mag-umpisa ng investigation ang BIR. Medyo mahirap pag sa mga bagong katulad nyo, pero sa akin, madali. Okay? Yun nga yung sinasabi ko eh. Gusto kong i-transfer yung alam ko. Ano yung alam ko? Paano ko ilagay nyo lagi na hindi kaibigan ng BIR. Never. Kaawa yan. Kasi kung kaibigan niya, bakit ka bibigyan ng deficiency assessment? Kung kaibigan niya, bakit ka hingan ng lagay? Ba't kung kaibigan, bakit ini-stress ka, hindi ka makatulog sa gabi? Hindi kaibigan ng BIR official. Never. Kasi kahit anong bait mo dyan, nakasuhan ka. So, ituturo ko sa inyo na ano yung mga situation na katarantaduhan nila na at the end of the day, ikaw yung mali, ikaw yung bad faith. So, babalik ta rin natin. Gagamitin natin itong definition ni the former Commissioner Bunyag, machination in bad faith. First, machination, plano. So, sila ba yung magpaplano? Yes, may plano na sila eh. Nasaan yung plano nila? Nasa revenue audit memorandum order. Nasaan pa? Sa revenue memorandum order, revenue audit memorandum order, revenue memorandum circular, revenue regulations. Saan? Sa Court of Tax Appeals decision. Ando doon yung plan. Yung plan na yon is
mga situations para maka-derive ng tamang deficiency tax. Oh, edi iplano mo yung paano mag-derive ng tamang deficiency tax. Ganun lang simple. At bigyan mo sila ng kopya. Hindi lang sila, pati si commissioner at yung boss niya. So, alam na natin, ito yung, alam yung isang pinaka, sa totoo lang, CPA ako eh, at yung mga CPA na nakikinig at nanonood sa akin. Sorry sa inyong lahat. Ang source ng graft and corruption sa BIR is financial statements. So, kung yung financial state, ang lumalabas ngayon kasi yung financial statement is bad faith. Why? Ang financial statement is bad faith because hindi siya in accordance with the tax code. Kaya ngayon, yung mga BIR, ginagamit yun as a ploy or scheme para to scheme you. So, ang gagawin mo ngayon, ibabalik mo sila sa tax code. Yun lang ibig sabihin. Gagawa ka ng procedure, for example, documentary stamp tax sa proceed ng loan from bank. Diba? Para hindi ka ma-tax, edi gumamit ka ng rule. O, meron ako sa aking balance sheet ng DST ng loan. Ito yung rule para sa DST ng loan ko. Yun yung sinasabi ko sa'yo. So that, yung machination na yun or yung ploy na yun, hindi siya in bad faith, kundi in good faith. Kasi in accordance with the law. Ngayon yung BIR na hindi susunod dun sa ginawa mong machination, bad faith. Then, any assessment na lalabas doon sa outside, outside doon sa ginawa mong procedure na in accordance with the tax law, regulations, and jurisprudence. Fraudulent assessment. So, ang fraudulent assessment, pwede mo ngayong idemanda ang BIR under section 213 ng Revised Penal Code at saka section 269 letter H ng NCR. 10 to 15 years imprisonment po yan. Pag napatunayan natin ang mga BIR officials, may ginawang fraudulent assessment, pero ang creativity at ang opportunity para magawa ho yan, hindi manggagaling sa BIR. Siyempre, hindi nila i-broadcast or a-advertise yung kanilang weaknesses. Dapat tayo yung nakakaalam ng weaknesses natin at i-advertise natin sa kanila, i-ahain natin yan sa hapagkainan para kainin nila at magkaroon tayo ng ebidensya. So, yun po yung ibig sabihin noong fraudulent tax assessment. So, pag-usapan natin yung susunod na question. Ayan. Tataas natin. As to the phrase, Ma'am Lovely, ikaw naman Yes po. As to the phrase, demanding the payment of sums different from or larger than those authorized by law, the same appears to be self-explanatory. I think you want to find out if an assessment for an amount which later on is adjudged to exceed what is authorized by law would fall under this. Firstly, in Section 269B of Tax Code, the word knowingly opens the provision. The BIR official must knowingly demand the sum different from or larger than the authorized by law. It may be difficult to prove this in case of an assessment where there is always a provision or principle involved. Secondly, the question, it appears to us, remains open and your opinion will be as good as ours. Okay. So, meron na raw common sense, sabi sa akin eh. Common sense yan, Mr. Maestro. Knowingly demanding amount larger than what the law requires. Okay? So, again, ikaw ngayon yung magli-lead sa BIR, what is exact amount that the law requires? Ikaw yun. So, ilay-lay down mo yan. Paano mo ilay-lay down? For example, which is the most abused topic ng pagdating sa deficiency tax assessment, withholding tax. Ang withholding tax, ang gagawin ng BIR, titingnan yung financial statement mo, pag nasa ang definition sa utak nila, halimbawa, repair and maintenance, mumultiply na kagad yan ng 2%. Ang nasa isip nila, ang repair and maintenance ay service. Pero ang repair and maintenance na nasa
financial statement mo, financial statement, income statement, or sa income tax return mo, hindi naman yan product or service. It is a concept. It is a purpose. Bakit ka gumastos? Ire-repair ko yung bahay ko eh. Bakit ka gumastos? Eh gusto kong pagandahin yung bahay ko kaya bumili ko ng halaman eh. So, meron bang labor pag bumili ka ng halaman? Wala, pero ilalagay mo siya sa repair and maintenance because yun yung nakikita mong appropriate accounting title. Eh, bibili ako ng bisagra kasi luma na yung bisagra, gusto kong palitan, mingay na. Ilalagay mo ngayon sa repair and maintenance. Teka muna, yun ba ay service? So, the most abused accounting title eh yung repair and maintenance. Kasi pag tinignan ng BIR, 2% kagad. Teka muna, hindi lang naman service ang laman yan para maging 2%. Pwede din yang goods, which is 1%. Or, binili mo sa casual supplier, o di walang withholding tax. Pero pre-presume. Ganyan po, sir. Ganyan ho, mag-establish na merong amount na kinokolekta ang BIR larger than what the law. Ang technique niyan, gagawa kayo ng financial statement. I-identify mo yung diniscuss ko ngayon. Casual, regular suppliers, goods and services, sa bawat account title na gagamitin mo. So that, pag nangolekta ang BIR ng tax, ginamit yung accounting title, halimbawa nga, repair and maintenance, multiply ng 2, immediately, pwede mo siyang kasuhan na knowingly. Because, sinabi mo na nga sa kanya, sa financial statement mo eh. Pero, nag-proceed pa rin siya dun sa maling assessment. Kulong, 10 to 15 years yung BIR official. Okay? Ganun lang kasimple itong tinuturo ko sa inyo, sir. Hindi lang kasi ako CPA eh, auditor, hindi eh. Hindi ako auditor, tax specialist ako. Ang negosyo ko talaga at ang aking expertise sa paggawa ng ano eh, mga protest letter eh, tsaka mga strategy pagdating sa pagre-reduce ng tax legally. Pero sayang, para sa mga CPA, meron hong opportunity para sa inyo sa paggamit ho ng tinuturo ko sa araw na to. And last, na ituturo ko sa araw na to. Number 3, Ma'am Lovely. Number 3, we confirm that if a taxpayer uses the wrong tax form and pays the wrong tax type, his remedy is to change the wrong form and type with the correct ones, provided no notice of audit or investigation has in the meantime been actually served on the taxpayer. Oh, maliwanag yan ha. Pag maling form, pwede niyong i-amend ng correct form. Which is, hindi tinuturo yan ng maraming CPAs na milyon-milyon ang kinokolektang professional fee. So with that, mga ka-taxpayer, kung minamahal, meron pa ho tayong susunod na lecture sa Tuesday at binabati ko kayong lahat ng Love Day, Happy Valentine, at sana laging maging Valentine everyday ang buhay ho ninyo. So sa alas 8 rin, ang pag-uusapan natin is paano ba mag-analyze ng formal letter of demand ba o preliminary, nakalimutan ko, preliminary assessment notice. Alas 8 ng gabi, at ang may hawak ho ng event ay si Sonia. Makipag-coordinate na ho kay Sonia, nasa kanya po yung link. Lovely, meron ka ba sasabihin? Wala naman po, sir. Okay. With that, nagpapasalamat ako kay Lovely na siya ang nag-organize nito at sa lahat po ng nagsi-attend. Mga ka-taxpayer ko mahal, masayang panahon para po sa inyo, and peace and happiness be with you for life. See you later, Lovely!